Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nung araw na yon. Napakabait ni Lamang Tasyo at Aling Victoria. Inimbitahan pa nila kami para sa gaganaping pagtitipon bukas. Mahal na mahal kita, Trina. Hindi na ako makapaghintay na makasama ka ng matagal. Mas lalo pa kitang minamahal, Jeremy. Ipapakita natin sa mga magulang ko na kaya natin ipaglaban ang ating pagmamahalan. Ramdam ko ang pagmamahal sa akin ni Jeremy. Alam kong kayang-kaya niya akong protektahan. Ipinatawag naman ni Mang Tasyo si Damian, isa sa mga kanang kamay nito at ang may-ari ng bahay na inuupahan namin ngayon ni Jeremy. Alam mo na ang gagawin mo, Damian. Kailangan makuha ang tiwala ng mga bata. Sabihan ng mga aswang na huwag gagalawin ang dalawa. Maghanda kayo sa piging bukas. Mahimbing ang tulog naming dalawa. Tahimik at napakapresko ng hangin. Wala kaming kamalay-malay na humayo o mga kalalakihan para maghanap ng iyahanda sa piging. Nasa labas naman ang aming barong-barong si Aling Victoria at iba pa nitong mga kasama na lihim na nagmamanman sa amin. Mataas na ang sikat ng araw nang kami ay magising kinabukasan. Binuksan ko ang bintana para lumanghap ng sariwang hangin. Akala ko maagang nagigising ang mga tao sa probinsya. Bakit mukhang tulog pa ata sila? Naitanong ko sa aking sarili. Kumalam ang aking sikmura sa gutom nang biglang may kumatok. Magandang umaga po, Aling Victoria. Kamusta ang tulog ng dalawa? Halika sa bahay nang makapag-almusal na kayo. Bagamat nakaramdam ako ng hiya, ay wala akong nagawa. Mamimili pa lang kasi kami ng pagkain mamaya sa bayan. Jeremy, gising na. Pagdating namin sa kanilang bahay, ay kung todo asikaso sa amin si Aling Victoria. Talaga namang napakabangon ng niluluto nitong pagkain. Sa itsura pa lang nito, ay mukhang masarap na ang goto. Tamang-tama yan sa umaga, nang mainita naman ang sikmura nyo. Ako mismong nagluto niyan. Agad namang nilantaka ni Jeremy ang mangkok niya, kaya napaso ito sa sobrang init ng sabaw. Natawa naman kami pareho ni Aling Victoria. Pero masarap nga talaga ang gotong iyon. Inaamin kong hindi ako mahilig kumain ng almusal, pero halos maubos ko na yung nasa mangkok ko. Isa nga lang ang napansin ko. Medyo makunat yung karne na sahog dun sa goto. Ano pong klaseng karne ito, Aling Victoria? Ngumiti ang matanda, saka nagsalita. Lamang loob yan. Subukan mo. Maganda yan sa katawan. Dahil buo ang tiwala ko, ay kinain ko yung isang piraso. Wala kaming kaalam-alam na karne ng tao pala yung sahog sa goto. Nagkwentuhan pa kami nang dumating ang isang lalaki. Sa palagay ko ay matanda lang siya sa amin ng 5 o 6 na taon. Ah, siya nga pala. Siya nga pala ang anak kong si Miguel. Miguel, sila ang bago nating kapitbahay. Si Jeremy at Trina. Pakilala ni Aling Victoria. Napansin kong agad namang nagkasundo sila Miguel at Jeremy. Sasamahan pa kami mamaya ni Miguel sa bayan para mamili ng mga gamit. Ilang oras din kaming bumiyahe pababa sa bayan. Ang sabi ni Miguel ay kailangan daw naming mamili ng maramihan para hindi pa balik-balik. Ano nga pala ang trabaho mo dito, Miguel?
Sa school ako nagtatrabaho bilang assistant librarian. Minsan sumasideline din akong tour guide. Baka naman may alam kang trabaho na pwede namin pasukan. Tanong ko naman kay Miguel. Sige, titignan ko. Tara na. Kailangan ko pa kasing tulungan sila itay sa piging mamaya. Huwag kayong mawawala ha. Pagdating namin sa baryo ay abala ang lahat. May naghihiwa ng gulay at meron namang nag-iihaw sa may likod. Lumapit kami ni Jeremy para sana tumulong, pero agad kaming pinigilan ni Mang Tasyo. Wag na! Hayaan mo na kami dito. Saka mga bago namin kayong kapitbahay. Kaya relax lang muna. Tinulungan naman kami ni Aling Victoria sa aming mga pinamili sa kalakipagkwentuhan sa amin. Dahil nakabukas ang bintana, nakita ko si Miguel habang nagsisibak ito ng kahoy. Kakaiba ang tingin niya sa akin. Kanina ko pa nga napapansin yun. Agad kong nilingkis ang kamay ko sa braso ni Jeremy at iniwas na lang ang tingin ko sa kanya. Kinagabihan ay narinig namin ang tunog ng maliit na kalembang. Ang sabi ni Mang Tasyo ay kailangan namin magpunta sa multipurpose hall kapag narinig ang tunog na iyon. Pagdating namin ni Jeremy ay may isang mahabang mesa ang nakalatag sa gitna na puno ng iba't ibang putahe. Sige na, huwag na kayong mahiya. Kain na! Napansin ko na natigilan sila nang makita kami nagdadasal. Napangiti na lang ako at hindi na nagtanong. Pamilyar naman ako sa ibang putaheng nakahain. Pero may ilan-ilan na bago sa aking palingin. Tikman mo, Trina. Masarap yan. Alok ni Miguel na may kakaiba na namang tingin sa akin. Bagamat napipilitan, inilapit ko yung plato ko sabay sali ng pagkain ni Miguel. Jeremy, iho! Eto kaldereta! Tikman mo! Alok naman ni Aling Victoria sa kanya. Lumipas pa ang mga oras at panay ang alok nila sa amin ng pagkain. Nahihiya naman kaming tumanggi hanggang sa hindi ko na talaga kaya. Napatingin ako sa aking relo. Mag-aalas dos na. Kaya pala nakakaramdam na rin ako ng antok. Jeremy, tara na. Inaantok na ako. Nagpaalam na kami at hindi nakalimutang magpasalamat sa masayang piging at maraming pagkain. Walang anuman. Basta kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang magsabi. Nakangiting wika ni Mang Tasyo. Pagpasok namin sa bahay ay agad kong sinabi kay Jeremy yung tungkol kay Miguel. Hindi naman siguro. Baka nagagandaan lang sa'yo yun, Trina. Kahit naman sino mapapalingon sa'yo. Halika nga dito sa tabi ko. Napanatag naman ang loob ko. Baka nga mali lang ako nang iniisip kay Miguel. Samantala, naiwan sila Mang Tasyo sa multipurpose hall. Pinag-uusapan ang naging piging. Ano sa tingin mo, Mang Tasyo? Gagawin ba natin silang isa sa atin o kakainin na lang natin? Tanong ni Damian. Hindi naman ito nagustuhan ni Miguel at agad itong sumabat. Subukan mo lang galawin si Trina. Makikita mo ang hinahanap mo. Tumigil na kayo. Sa ngayon ay kailangan pa natin silang obserbahan. Kumilos kayo ng normal. Tandaan nyo, kailangan natin makuha ang kanilang tiwala. Maging yanggaw man sila o pagkain.
Lumipas pa ang mga araw at unti-unti na kami nasasanay sa buhay sa baryo. Madalas akong nasa hardin ni Aling Victoria habang kasakasama ni Miguel si Jeremy para maghanap ng trabaho. Kahit masaya kami sa aming kalagayan, ay hindi ko pa rin maiwasang isipin ang aking mga magulang. Kamusta na kaya sila? Hinahanap kaya nila ako? Kinabukasan ay binuksan ko ang aking telepono. Walang signal. Bakit ko nga ba naisip na magkakaroon ng signal sa liblib na lugar na yon? Napabuntong hininga na lang ako, saka muling ibinalik yung cellphone sa bag. Isang magandang balita naman ang dala ni Jeremy pagkabalik nila mula sa bayan. Nakahanap na ito ng trabaho. Kaya lang, dahil malayo ay lingguhan silang uuwi ni Miguel. Nung una ay hindi ako pumayag, pero naisip ko rin na kailangan namin ng pambayad sa renta at panggastos na rin araw-araw. Huwag kang mag-alala, Jeremy. Ligtas dito si Trina. Naging maayos naman ang lahat. Nakakaraos naman kami kahit paano. Pero habang tumatagal kami sa baryong iyon, ay nagkakaroon na ako ng pagdududa. Madalas ko kasing nakikita nagising pa ang mga tao sa baryo kahit 10 oras ng gabi. Tapos mga tanghali o hapon na magkakaroon ng tao sa labas. Maliban na lang kay Aling Victoria na palagi akong dinadalahan ng pagkain tuwing umaga. Isang tanghali, habang tinutulungan ko si Aling Victoria maghiwa ng gulay, ay naitanong ko sa kanya ang mga bagay na aking napapansin sa baryo. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko noon, pero dapat tumahimik na lang ako. Ah, ganun ba? Mas presko kasi sa gabi kaya madalas ay gising pa ang karamihan. Isa pa, ligtas naman dito sa baryo Payapa. Maaga kami nagigising upang asikasuhin ang aming mga asawa bago ito mangaso at pumasok sa trabaho. Natutulog lang siguro kami ulit kaya akala mo ay tanghali na kami nagigising. Ah, siguro nga po. Napakamot na lang ako ng ulo saka nagpatuloy sa paggayat ng gulay. Nasa may labas naman si Mang Tasyo at nagbabasa ng dyaryo. Trina, iha, tignan mo nga ito. Hindi ba't ikaw itong nasa litrato? Ipinakita sa akin ni Mang Tasyo ang pahinang iyon sa dyaryo. Patay na. Pinaskil na pala ng aking mga magulang ang mukha ko. Hinahanap na nila ako at may kapalit pang pabuya. Paano na po yan? Baka mahanap na nila ako. Hindi ko maiwasang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Gaya ng sinabi ko kay Jeremy, ligtas ka dito. Hindi ka nila mahanap dito. Maniwala ka. Nangangamba rin ako para kay Jeremy. Malamang pati siya ay hinahanap na rin ang kanyang magulang. Kailangan kong makausap si Jeremy pagbalik niya dito. Pag alis ko ay kinausap ni Aling Victoria si Mang Tasyo. Sinabi nito sa asawa ang mga bagay na napansin ko sa baryo Payapa. Tasyo, mukhang nakakahalata na si Trina. Malapit na. Konting panahon na lang at malalaman natin sa susunod na kabilugan ng buwan. Naglakad-lakad ako sa paligid para malibang at maiwasan na rin ang sobrang pag-aalala. Nagawi ako sa maliit na simbahan para magdasal. Pagbukas ko ng pinto ay walang kahit anong laman sa loob ng simbahan maliban sa isang upuan. Isasara ko na sana ang pinto nang makuha ang atensyon ko ng masangsang na amoy.